Let's go. Hello, Tomodachi. Today is, ano ba yan? April 11, Thursday. So, eto. Sama ko ngayon si... Hi, guys. I'm Carla. Hi, Carla. Ayan, si Carla. Bale, katrabaho ko siya dati sa Pilipinas. And agent ko siya noon. Magaling na agent yan. Malupit. Kasipag. Malupit magtrabaho. So, tinan mo naman ngayon, di ba, kung nasa na, saan na nakarating. Ngayon, ang... topic natin ngayon is interview tayo, interview portion tayo ng isang ALT dito sa Japan. So ano ibig sabihin nga ulit ng ALT? ALT means Assistant Language Teacher. Ayun, Assistant Language Teacher siya dito sa Japan. May nag-comment sa akin, saan daw mag-interview pa ako ng ano ng mga ibang workers sa Japan. So ito sakto naka may kakilala akong ALT, di ba? First question ko is, kailan ka nagpunta ng Japan at ilang taong ka na dito? So, nagpunta ako dito noong 2020, kasagsagan ng pandemic. Mm-hmm. So, 2 days after ng flight ko, nagsara na yung mga borders. Grabe. Yun, swerte. Tapos, 4 years na ako dito. 4 years? Noong March. Solid naman pala. Guys, narinig yun. So, 2 days before mag-close yung borders, bago siya dumating dito. So, paano kung dinatnan siya ng nagsarado yung borders, hindi ka na nakapag-teacher dito? Ay, hindi na. Di ba? Ilang years yun eh. So talagang sabi natin na destined talaga na makapag-trabaho ka dito. Oo, super thankful talaga ako noon kasi kung hindi ko tinuloy yun, baka wala ko ngayon dito. Okay, so next question ko sa'yo, Carla. Ano ang mga ways kung paano mag-apply bilang ALT dito sa Japan? Okay, so kung nasa Pilipinas, may agency doon, yung Chasham. Yun. Pwede kayo mag-apply through Chasham and then yung JET program. Yes. Japanese Exchange and Teaching Program. So, yun parang ano siya, government to government. Mas malaki yung ano doon. So, mas sinasuggest mo na mas okay yung JET program? Oh, mas okay yung JET program in terms sa salary. Kaya kasi kapag sa mga dispatch company ka mag-apply, parang every year, hanggat kailan mo gusto, pwede ka dito. Yung JET program kasi, hindi ko sure ah, pero parang mga may certain ano lang years yung contract dito. Parang pwede kang hindi na matuloy. I mean, kumbaga, pag end of contract ka na, hindi ka na makakabalik. I think, parang ganun. Tapos parang it takes parang ilang years or months bago ka makapag-apply ulit. Ayun. Okay, good to know. So guys, ayan ah, yung mga plano maging ALT dyan, magandang kaalaman yan sa inyo, di ba? Okay, so next question ko. Siyempre, ano ang mga requirements ng ALT dito sa Japan? Okay, so yung pinaka basic requirements nila is yung college degree, 4 years graduate ka. So sa JET program, I'm not sure kung strict sila na ano education graduate ka, pero sa mga dispatch company, kahit anong courses, pwede. Ayun. So, basta may pasa mo lang yung interview, tsaka yung mga requirements naman, ano lang, madali lang naman, pero mga personal requirements naman ka lang. Pero kasi syempre, isang pinakatanong dyan is, kailangan fluent ka ba mag-Nihongo or marunong ka ba magsalita ng Nihongo or Japanese? Ayun. So, di naman nila required yung ganun. Nung pumunta ako dito, zero Japanese talaga ako. Parang konnichiwa. Ganun lang alam ko. Konnichiwa, konbawa. Konbawa. Hindi ko alam konbawa eh. Ohayo gozaimasu lang. Arigato gozaimasu. Mga basic yung mga super basic lang talaga. So, hindi naman nila required na marunong ka lang mag-Japanese. But, it would be an edge kung marunong ka mag-Japanese. Parang mas malaki yung ano mo, yung chance mo na ma-hire. Plus, mas maalaman yung buhay mo dito. Tama. Yeah. Pero at least, diba? Ikaw kahit zero Japanese. Mm-hmm. Kahit zero Japanese. Ay, hindi ka ba na ganun? Parang kahit yung mga 1 week na Japanese lesson or ano? Actually, nag-take ako na ng Japanese lesson. Pero late na masyado. Parang paalis na ako. So, kung gusto nila talaga dito, mas okay na mag-take sila ng Japanese lessons. Kaya pala siguro paalis ka na isang araw ko nakapag-aral. Kaya yung mga lesson 1, konbanu o konnichiwa. Yung pala ginaito. Sa totoo, ganun talaga. So, mga 1 or 3 days lang ako nag-aral ng Japanese. Pero pag nagtuturo ka rin ng katakana, hiragana?
pagdating dito? Hindi, I mean nung pag nag-aral ka ng gano'n. Anong, oo. Turuan na yun. Oo, nagana ka, dakana. Yun talaga yung basic nilang tinuturo. Kaso kasi parang pag nag-aral ka nun, hindi mo rin ma... O, bakit hindi mo rin matatandaan? Iba talaga yung pag may kausap ka talaga yun. Iba talaga kapag may kausap ka rin. Pero at least, may mga words ka. Parang pag narinig mo yung words, ay, ito yung ano, ibig ulit sabihin. At least alam mo na next time magagamit mo. Oo. Good. Diba, guys? So, lahat kayo, hindi nyo kailangan maging fluent sa Nihongo. Basta lang marunong kayo mag-communicate. Pero siyempre, kailangan marunong kayo mag-English kasi, di ba? baka naman isipin nyo, hindi kayo marunong mag-English ng Hongo, hindi kayo marunong mag-English, Tagalog lang alam nyo. Eh, hindi pwede yun, di ba? Ayan. Okay, thank you for answering. So, next question sa'yo, Carla. Siyempre, nung pagdating mo dito is, hindi naman, I mean, hindi gastos ng company mo yung mga bayad sa tirahan mo, ganyan, sa mga bills. So, magkano yung dala mong pera nung pumunta ka dito sa Japan? Kasi yung dala ko nun, siguro mga 200,000. Pero, kasama na dun yung flight ticket ko. Ay, papunta lang. Oo, kasama na din yung flight ticket ko. So, kasi, di ba, mahal kasi yung mga ano dito, yung mga apartment dito sa Japan. So, mga, yung mga basic apartment, mga 20,000 pesos. Mga ganun, nagre-range. So, maganda talaga, meron kang extra. Tama. Mm-hmm. So, sure. Mga ganun. Siguro, sasuggest ko mga 250 to 300, ganun. Pero kasi, di ba, panggastos mo yun sa pag-start mo dito, kailan ka unang sumeldo nung after ng pagdating mo dito? Kina next month agad. Kina next month din naman. Kasi nag-start yung ano dito, nag-start yung school year ng April. Ngayon, mga April 11, 8, ganyan. Tapos next month. Next month sumeldo ka naman. So parang nabawi mo na. So sobra pa naman siguro yung pera mong dala nun, di ba? Parang at sure ka lang talaga na hindi ka mawawalan sa unang buwan mo. Parang ganun. Maganda may pasobra. Yun, tama. Kasi nung time na yon, parang yung 200,000 ngayon. Kasi nabawas pa dun yung flight ticket ko, di ba? Tapos nag-apply ako ng apartment. Nagkumuha ako ng apartment. Parang, kasi bibili ka pa ng mga gamit mo, mga bed mo, mga utensils mo. Pero sa apartment ko naman, kasama na yung washing machine. Meron na. May washing machine, may fridge, tsaka microwave kasama na. Ganda. So, may mga ibang appliances na. Kasi tempa, zero talaga eh. Wala talaga. Pero at least, of course, yung ROI nun is ilang buwan lang rin. Depende sa company mo na papasukan mo. Pero sa tingin ko, mga ano, 3 months pataas yan. Diba? 3 months pataas, 200,000 plus na ROI nyo. Sulit na yun, ha? Sa mga ito, ano, sa Pilipinas tayo mag-work, parang abutin ka ng taon bago mo pa mababawi yung, diba, ganong kalaki. So, ayan. So, next question ko sa'yo. Ito na yung pinakinihintay ng lahat. Magkano ang salary range ng isang ALT sa Japan? Okay, salary range. So, ito, ano to, ha? Depende sa company. Tapos lalo na kung JET program ka. I think yung JET program, di ko sure, ah, pero parang nasa mga 300,000 yen siya. 300,000 yen, so far. About mga 250 to 300 siguro. 300,000, siguro. 300,000 ka lang. Pero sa mga, kung mga dispatch company, depende kasi sa dispatch company. So may mga dispatch company na parang no work, no pay, ganyan. Pero may mga iba naman na fixed. So I'll say mga 170 to 240, ganyan. 240. Kapag mga dispatch. Kapag mga dispatch. Pero yung sa inyo, ano yun? No work, no pay? Or ano sa inyo? Yung parang kahit may holiday, bayad pa rin kayo? Yung una kong company, parang, ano yun? No work, no pay yun. Pero yung company ko ngayon, kahit holiday siya. But let's say, summer vacation. So 1 month kaming walang pasok noon, ng August. Pero meron kaming 60%. Pero during parang work days, tas may, for example, merong mga araw na walang pasok, ganyan, fix yung salary namin, buo. Solid, ang galing. So, mas maganda yung company mo talaga ngayon. Oo, kasi no work, no pay. Ano yung kasi holiday ko na, wala tagang pasok, wala akong bayad, no? Yung dati. No? Hirap nun. Mahirap. Buti lumipat ka. Buti lumipat. Buti talaga. Buti lumipat. So, next is, ito, medyo may pagka-personal question sa ito. Hindi naman personal, kung parang yung ano lang yung tingin mo. So, tingin mo ba, worth it ang pag-work dito compare sa pag-work sa Pilipinas? For me, oo. Sobrang worth it siya. First, yung salary.
Siyempre, sobrang laki ng difference ng ano, ng salary dito tsaka sa Pinas. And then second, yung ano ba? Maganda yung Japan, siyempre. Super ganda ng Japan. Parang lumabas ka lang dyan, may mga ano na. Lalo na kapag spring, tsaka autumn. Oh, masarap gumala. Masarap gumala talaga. So, for me talagang super worth it siya. Worth it talaga. Pero, may masasabi ka ba na hindi worth it? Kumbaga, ano yung mga ayun, para sa'yo, hindi worth it yung mga experiences mo dito? For me sa akin, siguro yung, hindi naman sa hindi siya worth it, kaya lang may kukompare mo din talaga yung mga tao dito sa Japan tsaka mga tao sa Philippines. Syempre mas friendly tayo doon. Mas madaling makapag-communicate, mas madaling magkaroon ng close friends. Unlike dito, parang kung wala kang ibang friends, tapos parang hirap makipag-friends sa mga Japanese people. Tsaka kasi parang parang more on work, focus sila sa work lang talaga, no? Oo. Parang lahat sila halos workaholic, silang lahat. Mm-hmm. Unlike sa atin, parang we have time to enjoy during work, ganyan. Pero kasi sa work ko, parang yung mga teachers, parang lagi silang busy. So, busy lagi. Yeah, no? Pero lumabas kayo ng kasama ng ibang teachers, ganyan. May mga ganun. Inuman kayo. May times na ini-invite ako ng mga staff sa school, ganyan. Invite. Oh, masama ko pag may time. Ganun. Pag may time, goods, 'di ba? Pero lahat sila Hapon or may ibang lahi din? Lahat sila Japanese. Mhm. Guling mo, ikaw lang Pinoy doon? Ako lang Pinoy. Guling, 'di ba? Ayun, Pilipinas, proud to be. Galing, ate. Grabe. Thank you for bilang isa sa mga natin pinadala galing Pilipinas para ipagtanggol lang ating boses. May mga ganun pa. Para iba na pala yun. Akala mo higera na. Sa totoo lang, Tina, yung mga ALTs dito sa Japan, let's say sa 100%, 50% ton Pinoy, tapos 50% ibang lahi. Meeting kami, yun, ganun. Ang daming Filipino. So, in demand din talaga yung mga Filipino dito. Tsaka alam nila kung paano tayo mag-work. Yun, di ba? Isa naman talaga yung... Kumbaga, pag Philippines kasi, di ba, syempre, parang second language natin is English, di ba? So, talagang alam nila na... Hindi man tayo ganun ka-flu, kumbaga sa accent, pero alam natin sa sarili natin na medyo may alam tayo or medyo fluent tayo sa pagkasayta ng English. Of course, yung work ethic din natin, di ba? So, talagang mga Filipino masisipag yan. Basta, kahit minsan di mo nakasabihin, gagawin pa ng mga Filipino yan. Next is, ano ang tips mo sa mga aspiring teachers na gusto din mag-work sa Japan? Sa mga aspiring teachers na gustong mag-work sa Japan, siguro one of the best things is maging ready talaga sa life dito. Kasi, first of all, iba yung environment natin sa Philippines. Lalo na kung outgoing ka or lagi kang gumagalaw with friends. Pagdating mo dito sa Japan, parang ang hirap mag-start na from sobrang lively na environment. Tapos pagdating mo dito sa Japan, parang, lalo na pag wala ka pang friends dito, ayun, medyo mahirap. So, medyo malungkot. Yun. Diba, naalala niyo yung in-interview ko din si Ivy last time. Hindi yung sagot niya, parang medyo malungkot kasi nga, ang gagawin mo, papasok ka sa work, tapos uuwi ka. Parang same routine lang yung ginagawa mo araw-araw. Pero siguro makakagala kapag mga rest days mo. Pero syempre iba pa rin yung pag nasa Pilipinas ka, may kakilala ka talaga mga kaibigan mo, diba? So ayun. Pero naka-cope up ka naman. So tingin feeling mo mga ilang months ka bago sabihin, ay okay na ako. Parang gano'n. Siguro mga 3 months sa tingin palang medyo okay na ako. Pero hindi pa pala. Diba? Yung mga 6 months after 1 year. Siguro mga 1 year. Yun yung masasabi ko na parang okay. Naka-adjust na ako. Naka-adjust ka na, sapon na ako. Mm-hmm. Part na ako bilang, hindi lang ako singkit, pero part na ako. Isa na ako sa kanila. Tsaka diba TL sa atin, halimbawa, sa apartment, yung mga kapitbahay mo, nakakausap mo, ganyan. Dito talaga, wala. Konnichiwa lang, minsan. Minsan wala. May bumabate. May bumabate, pero minsan wala talaga. Wait lang. Yung apartment mo ba dito is, ikaw lang maisa? Or parang shared house ba tawag doon? Or parang yung sa apartment, dati ako lang mag-isa. Eh kaya lang sobrang mahal ng dito ng rent. So meron akong naging friend doon sa
sa Pinoy. Tapos sabi ko, mag-share na lang kaya tayo. Ayun, kaya mas nakakatipid. So, yun, di ba? Mas makakatipid ka. Okay, so, thank you. Next question ko sa'yo. Ano ang expectations mo before ka pumunta ng Japan at ano yung reality nung nakarating ka na dito at nakapag-work ka na? So, yung expectations ko, mahirap yung work dito kasi nag-work din ako sa teacher sa Pilipinas, sa kindergarten. Tapos pagdating, kaso feeling ko talaga mahirap kasi yung mga teachers, di ba, mga nag-work as teachers sa Pinas, mahirap talaga yung work nila. Halos lahat ginagawa nila, test papers, mag-check, ganyan. Mahirap talaga. Parang may ano pa kayo nun, yung parang sa Manila paper, susulat nyo kayo mga ganun-ganun dati. Manila paper, kapanahon na yun. Ano okay, yun? Dito na ako. Kapanahon na natin. Kapanahon yung Manila paper dati. Whiteboard na kasi whiteboard kami. Na tapos okay, ano na. PowerPoint. Ay, social PowerPoint. Okay. So, ayun, anong ano mo nung pagdating na dito? So, pagdating ko dito, yung nag-work na ako as an ALT, hindi siya mahirap. Mas marami akong let's say yung work-life balance. Work-life balance. Yung as a teacher, work as a teacher. Kasi after mo ng work, paglabas mo, ano mo na? Oras mo na, hawak mo ng oras mo. Unlike sa Philippines, kapag teacher ka, after ng work, dala mo yung test paper, magkagawa ka ng lesson plan and everything. Yun, tama. Oh, good to know yan, guys. O kaya saludo talaga ako sa mga teachers sa Philippines. Salute. Salute sa inyo. Yung mga teachers naman dito sa Japan, ganun din, workaholic din. Pero kasi yung work namin, we are assistant language teacher. So, mas magaan siya. Tapos may mga free time din kami during ng work hours namin, ng shift namin. Pag walang klase, yun, free time ka. Gawa ka lang ng mga need mo i-prepare. Kirby, curious lang ako dyan. Kunyari, paano yung setup niyo pang kunyari? Ano ba yung tinuturo mo? College? High school? Ano ba? Grade school? Yung ALT kasi na-assign siya sa elementary school tsaka junior high school. Ako na-assign ako sa elementary school. Elementary school. So, kunyari, nagtuturo yung teacher talaga. Anong ginagawa mo nun? Sa likod ka lang? Parang ganun? So, team teaching kami. So, during ng lesson, dalawa kaming nasa harapan. So, mag-discuss yung teacher. Tapos, habang hindi ko pa part, doon lang ako sa may gilid. So, kapag part ko na, ayun, punta ako doon sa may gitna. Ganun. Pin-experience ka ba na hindi nakikinig na mga students, ganun, makukulit? May mga ganung students din talaga. Pero kasi yung mga students dito sa Japan, isang saway mo lang, tatahimik na, ganun. So, parang hindi ka naman nagsagil na parang sawayin sila? Hindi, kasi yung classroom management sa Japanese teacher yun. So, sila na bahala doon. So, hindi ka rin mag-worry kung paano may imamanage yung class kasi sa Japanese teacher yung nagkumagawa. So, yung part namin, part ka lang talaga. For example, magpa-practice ng vocabularies. Ayun, practice namin yung vocabularies. Repeat after me, ganyan. Kasi yung mga sentences, ma-practice kami. Saka mga games, yun, mga activities. Kung gusto nyo maging ALT, narinig nyo na yung parang i-visualize nyo na yung magiging setup nyo. Kung ano yung gagawin nyo, kung ano yung mga pwede nyo, yung mga experience dito pag nagpumasok kayo bilang ALT. Next question. So, may career growth ba dito sa bilang, pag ALT ka na? Sa pagdating sa career growth, masasabi ko na wala masyado unless magkaroon ng internal hiring sa company mo. Halimbawa, naghahanap sila ng trainer, ganyan. So, I think doon pwede ka mag-apply. Pero, naging ALT ka, parang yun na yung linya ng work mo eh. Kumbaga parang stuck ng kailangan na ALT ka na. Oo. Tuloy-tuloy na ALT ka na. So, kung gusto mo ng growth, parang walang ibang option unless merong internal hiring ng trainers. Pwede mo yung trainer? Ano yung tinitrain nyo dun? Ba yung mga trainers kasi sila yung nagtitrain ng mga bagong ALTs, ganyan. Tapos may mga, yes, trainers ng ALTs. Sila yung nagtitrain, tapos halimbawa may mga meeting-meeting, ayan, mga ganun. Another question to ha, kasi syempre, iba ALT, oo. What if gusto ko magtrabaho ng iba? Depende sa visa mo. Kasi yung visa ko is, instructor's visa siya. So, yung mga pwede kong maging work, let's say mga part-time work, inline lang dapat sa education. Hindi ako pwedeng mag-work sa convenience store or sa factory, ganyan.
So, parang inline lang sa pagtuturo. So, parang, let's say, Kumon, ano pa ba? Ayun, pwede yun, mga Kumon. Kumon. Ano pa ba mga meron dito? Basta yung mga after school na, yung visa mo is parang, for example, resident ka dito. So, yung pwede ka mag-apply ng ibang work. Oh, for sure, na maku-resident. Hmm. Pero, yun nga, kung instructor's visa ka lang, yun lang, inline lang dapat sa education. Ito, isang magandang question din to. Siyempre, for sure, alam ko naman yung sagot mo dito is yes, pero sa tanong ko na rin, nakakaipon ka ba at ano yung mga tips mo para makasave sa sarili mo? Siyempre, ganito ka, di ba? Nakaka-tempt bumili ng kung anik-anik eh, di ba? So, ayan. So, paano ang tips mo para makasave? And yun, nakakaipon ka ba? Of course, nakakaipon. Yun nga lang, marami kasing binabayaran din dito sa Japan, like social insurance, tapos tax residence tax, tapos papadala sa Pinas, ganyan. Yun. Actually, yun yung number one eh. Balik nga natin yan. Ulitin natin. Papadala sa Pilipinas. Yun talaga. Pero sa tingin ko, kung single ka lang naman talaga at wala kang na pinapadala sa Pilipinas, di mo need magpadala sa Pilipinas, sorry. Mas malalaki talaga yung maipon mo dito. So, yung mga tips kung paano makaipon, huwag ka masyadong lumabas. Yun. Huwag ka masyadong maggala. Huwag ka masyadong maggala. So, mag-ipon, syempre, kahit naman tayo sa Pilipinas, kung ayaw na, kung sa ating makaipon, sa bahay lang tayo. Pag lumabas ka, nasa mall ka, nako, yan, gastos na yan. Mm-hmm. Di ba? So, ito, last question na, Carla. Any plans of going back to the Philippines? Of course. Iba pa rin talaga yung Philippines. So, kung siguro, I'll say, max ng 10 years dito sa Japan. Pero, kasi iba talaga yung saya sa Pilipinas eh, kaysa dito sa Japan. Masaya naman din dito sa Japan, tsaka maganda, ganyan. Pero kung yung family mo nasa Philippines, ayun. So, I have plans going back to the Philippines. Correct. There's no other place like home. Ayan. Parang ganun. Ah, di ba? Siyempre naman, kahit sino naman OFW, kaya nga nagkatrabaho sa ibang bansa para may pera ka, mapadala sa pamilya mo or magastos mo para sa pamilya mo, di ba? Maganda talaga yung ano, mag-ipon ka, tapos let's say mag-business ka sa Philippines after. Parang patingin ko, yun talaga. Magandang suggestion. Actually, yung mga seaman din na makakilala ko, ganun din, ipon sila, tapos nag-business sila after let's say 10 years, 15 years, tapos yun, settled na sila, buong buhay nila. Nakabihan sila ng bahay, mga ganun. May kaibigan din kasi akong ganun. Seaman. So, ayun guys, uuwi si Carla. At sabihin, di pa niya alam kung kailan syempre, pero uuwi siya, ha? So, huwag muna kayo mag-PM ng mga pasalubong na hinihingi niyo dyan. Sabihan kayo ni Carla, tigi isang bar ng chocolate. Ayan. I'm Sa pamurang makabili nun? Donkey. Okay. Wala pang 100 dyan natin yun. Wala pa. Saka masarap yun, guys. Hey, masarap daw pala yun. Sige, teka. Ano mo na ba yun? Hindi pa? Pero, alam ko nakabili na ako isang basin, pero parang hindi ko... Napasalubong lang namin. Mura na, masarap. Kasi nga mura. Pero masarap pala. Okay, try ko nga. And any last words? Any last words? Para mamamatay na ako. Okay, part 2. Ano ang iyong huling mga gustong sabihin? Parang mali pa din. Ha? Ano ba? Ano lang ang gusto mong sabihin? Kung may gusto ako pa. So, sa mga Filipinos na gustong mag-abroad, maging ALT man or other work na gusto nyong gawin, keep believing lang. And try lang kayo ng try kasi everything happens at the right time. Diba? Kung para sa'yo talaga, basta, of course, action din. wag yung puro dream. Kung gusto mo talagang mag-abroad, work on it, ganun. Yes. So yun guys, napakagandang mga salita yan galing kay Miss Carla. Ayan, palakpakan po natin siya. Ayan. So, thank you guys ha. And of course, next time mag-interview pa ulit tayo ng mga ibang OFW dito sa Japan. Hanap tayo ng mga kilala natin. O kahit natin kakilala, pwede natin interviewin. Comment down below lang kung gusto nyong makipagkita sa akin and I'll do the interview for you.
So yun guys, no. Thank you sa panonood, and of course, don't forget to like, share and subscribe, 'di ba? And share niyo rin tong video na to para sa mga gusto aspiring ALT natin diyan. Okay? So ayun, that's it. Thank you guys. Bye. 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 Ciao.